Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang sampung utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang sampung utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa Kanila ang sampung utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang sampung utos. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist Cesar Diaz Disson Jr. comes through the gate. Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito po sa ating programang Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, kayo ay aking inanyayahang ating pong subaybayan ang ating pong programa na lumalaganap sa buong lalawigan ng Palawan, Puerto Princesa, Luzon, Visayas at Mindanao at sa labas ng Pilipinas. Ating pong pinasasalamatan ng bawat isa po sa inyo na ang ating pong programa ay lumalaganap. Ito ay sa pamagitan ng una po, sa biyaya, tulong, gabay at pagpapala ng dakilang Panginoon. Ikalawa, mahal kong mga kapatid, ay dahilan po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyo pong pag-subscribe, lalo tigit sa ating YouTube channel. Ating pong pinasasalamatan ang bawat isa po sa inyo. Kumusta na po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan? Ngayon, atin pong pinasasalamatan din naman ang atin pong mga kapatid, bagamat
Dati-dati po, mayroon tayong mga early birds na atin pong binabasa mga pangalan. Ngunit alam naman po ninyo mga kapatid na kayo po ang mga early birds natin. Ano po? At alam po ninyo mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, atin pong pinasasalamatan ng pagkakataon na meron pong isang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo Manalo. Siguro yun na po yung katawagan po kasi. Na kung saan mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sila po, siya po ay meron padalang sulat na meron siyang tatlong katanungan. Nagulat daw siya nung ating diniscuss, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang patungkol po sa tinatawag nating True Church. Ang ganda po ng kanyang comment. At ako po ay natutuwa na marami po ngayong mga iglesia ni Cristo, mga dating daan at iba pa, mga kaibayo sa pananampalatayang, mas bukas na po ang kanilang mga puso at kaisipan, nakikinig at nanonood na sa mga programang katulad nito. Again, mahal ko mga kapatid, atin pong bibigyang katanungan, bigyang kasagutan ang katanungan na ipinadala po sa atin, na atin pong lubos pinasasalamatan sapagkat ito mga kapatid ang nagdalang buhay sa atin pong programa. Tayo po mga kapatid ay dadako sa atin pong pambungad na pananalangin. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Ama, salamat po sa karapatan at pagkakataong inyo pong pinagkalob sa amin, kami po'y makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Amin pong kahilingan, Panginoon, na muli nawan ninyong patubayan at pagpalain na ang amin pong pag-aaral ay magiging makabuluhan, ang aming pag-aaral, Panginoon, ay inyong pong pagpalain. Salamat po sa inyong pag-ibig, pagdinig at pagtanggap sa amin. Purihin kayo, Diyos, sa aming mga hiram na buhay. Pagpalain po ninyo sa pagpapatuloy, lalo tigit ang aming pong mga masugid na tagapakinig, mga kaibayo sa pananampalatay, bagkos ang puso na binuksan at mapakinggan ang mensahe ng langit. Ito po'y aming dalangin, aming pinasasalamatang lubos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, atin pong tunghayan agad ang katanungan na ipinagkalupo sa atin at yan po ang ating bibigyang pansin. Okay lang ba ang ating sound? Alright. Atin po mga kapatid, bigyang pansin ang katanungan pong ito. Katanungang mahaba-haba. Pinagsumikapan talagang sinulat. Tawagin daw siya sa ngalang Noel Santos ng Cavite. Ito po ang sabi niya. Nagulat po ako sa aking narinig tungkol sa pag-discuss ninyo sa True Church. Lalo akong pinananabikan pang mapakinggan ang salita ng Diyos. Tama nga naman, hindi sa pangalan kundi sa aral, doktrina, malaman ang totoo. Ang totoo. Pwede po ba akong magpa-Bible study with my family? Ito po ang mga tanong ko pa. Mga kapatid, marami pong salamat. Kami po ay nagbibigay ng message po sa kanya, text-text, ganon. At brother, lobin po ng Panginoon, makakadalaw din po kami sa inyo. No po? Meanwhile, ang inyo pong Bible study na matatanggap po sa ating pong programa, walang iba kundi dito po sa ating Jesus is Coming in Ministry. Inyo din pong ituloy at inyo pong pakinggan din naman ang pag-aralan natin. Ito po ay magandang Bible study na rin po sa inyo. Kasi sa pagkangayon, umiiwas po tayo sa tinatag na face-to-face Bible study. And for the sake din po sa inyo at sa amin, sa bawat isa po sa atin. Ganun pa man, tuloy-tuloy po ang ating Bible study. Narito po ang kanya pong unang katanungan, mahal kong mga kapatid, na bigyan po natin ng linaw, bigyan po natin ng kasagutan, karampatang kasagutan, sapagkat ang kanyang katanungan ay pwede po ito magdadala sa kanya sa kaligtasan o dili ba kaya sa kapagpahama. In short, ating bigyan ng linaw para po mas magiging maliwanag sa kanyang puso at kaisipan. At ito po ang mga katanungan din po ng marami at mga nakakarami natin, mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan sila po ay ma-design po ang kanilang mga katanungan sa katanungan na ipinadala ng atin pong kapatid na nandito po ngayon sa atin. Alright, ang unang tanong. Bakit sinabi sa Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed, or all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Dito sa pangalan ang pinagdiinan. Siguro mga kapatid, ating kasi pinagdiinan,
na hindi po sa pangalan makikilala ang True Church. Ngayon may talata po siyang nakuha, 3:17, na bakit daw dito pinagdiinan sa pangalan ng Panginoon? Magandang tanong po yan. Atin po yung pupuntahan. Ikalawang tanong, kung si Kristo ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos Ama? Okay? Ang ikatlong tanong, kung ang Diyos ay Trinity, bakit sinabi ni Jesus, merong nag-iisang Diyos Ama? Tawagin na lang akong Noel Santos. Okay? Maganda yan siya. Mm-hmm. Atin po yung bigyang pansin, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Okay? Sister Bing, pwede bang pakipindot mo na lang at isend mo na lang dito ito mga ilang links ng ating mga kapatid sapagkat sila ay gusto po magkaroon ng mga link ng ating pong pag-aaral ngayon. Okay? Mga kapatid, iniisa-isa ko po ito para po hindi kayo malilito at pumunta kayo doon sa mga anong number ng question isa-isa. Halimbawa, ang katanungan number one, bakit sinabi sa Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed or do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and to the Father by Him. Dito sa pangalan ang pinagdiinan. Brother, anong pangalan to? Santos. Brother Santos, pakinggan niyo pong maigi. Ang akin pong pinagdiinan noong isang gabi ay walang iba kundi True Church. Ang True Church ay makikilala hindi sa pangalan, kundi sa aral, turo o doktrina ayon sa Panginoong Hesus. In relation to Colossians 3:17, nang sabi mo bakit dito inilagay in the name of the Lord. Kapatid, basahin po natin ng maigi, siguro sa Tagalog din. Okay, ito pong sabi. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi po ikinakapit ang pangalan sa pangalan ng Panginoon sa pangalan ng Iglesia. Hindi po niya sinabi na ito ang pangalan sa Iglesia. Or gagamitin niyo ang aking pangalan para ipangalan sa Iglesia. Ang pinagdidiinan po dito, number one, ang ating pong ginagawa, ang ating sinasalita, anumang ating gagawin o pagpapasalamat man, ito'y dapat sa pamamagitan in the name of the Lord. Hindi po sinabi niyo dyan na dapat ang pangalan ay pangalanan sa pangalan ng Panginoon. Hindi po ganon. At saka hindi po dito pinag-uusapan ang tungkol sa pangalan ng iglesia o pangalan ng pulutong o pangalan ng anong grupo o ano man yan. Mahal ko mapatid at mga kaibigan, ang kanya pong pinagdiinan dito walang iba kundi kung magpapasalamat man tayo sa pangalan ng Panginoon. Gagawa man tayo sa pangalan ng Panginoon. Kung tayo man magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Gagawa man tayo ng bagay sa pangalan ng Panginoon. Hindi po sinabi na ang iglesia ng Panginoon ay patawagin sa pangalan ng Panginoon. I hope clear po sa inyo yan. Akin pa pong konting ipaliwanag dito mga kapatid. Hindi po sinasabi ng talata na ang pangalan ng iglesia dapat po ikakapit din ang pangalan ng Panginoon. Kasi ang name na tinutukoy po dito, hindi po pangalan ng simbahan. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Colossians 3:17. And whatsoever you do in the word, okay, word or deed, do all things or do in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God and the Father by Him. So hindi po pangalan ng iglesia pinag-usapan dito. Ating tingnan po ang Hebrew, Greek, and dictionary nito mga kapatid ay narito po ang sa wika ng Strong in the name of the Lord. Yung name po dyan, hindi po yung pangalan ng simbahan. Yung name po dyan, hindi po yung pangalan ng ninomang tao. Dito po mga kapatid, ang name po dyan ay tinawag na G3686 Onoma. Anong ibig sabihin ng Onoma? Ang ibig sabihin ng Onoma mga kapatid, authority or character. In short, yung in the name of the Lord, hindi po yun ang gagamitin natin na ikapit natin sa pangalan ng simbahan ng Panginoon. Ngunit ang name po doon, ang pakahulugan po niya ay authority or character. In short, ganito po yan. Ating balikan yung wikang Tagalog. Na kung kayo may magpasalamat in the name of the Lord, or in the authority of the Lord, or in the character of the Lord, in the faith of the Lord, in the allegiance of the Lord. In short, hindi po dito pinag-usapan na ito, mahal kong mga kapatid, ay tinatawag na pangalan ng sikta o reliyon. Dito naman po sa Testament Greek, a New Testament Greek lexicon, ang term na name, mga kapatid, ay nakalagay po dyan ay onoma. Yan. Ano pong meaning niya? For one's rank, authority, interest, pleasure.
So kung ikaw mga kapatid magpasalamat, ikaw kapatid manalangin gagawin man anong mga bagay, in the name of the Lord, in the pleasure of the Lord, in the interest of the Lord, in the authority of the Lord, hindi po sinasabi na ito ay kinakapit para po maging karatula ng simbahan. I hope clear po sa inyo yan mga kapatid. Nung sinabi ni Jesus Christ, upon this rock, I will build my church. Ang sabi po ng Panginoon mga kapatid ay napakalinaw, hindi po binigyan ng pangalan yan, kundi sa kanya mismo. Siya ang nagpalaganap nito, siya po mga kapatid ang nagsabi nito, siya din po ang pumili ng 12 disciples, at ang mga 12 disciples ay nangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan, sa Minneapolis, sa Decapolis, pumunta po sila mga kapatid sa Ephesus, sa Smyrna, sa Thyatira, sa Laodicea, kinalat ang mabuting balita. Sila po'y tinawag sa iba't ibang pagkatawag. Now, dito akin po ngayong pagdiinan sa inyo ang salitang pangalan. Okay? Again, medyo maulit po ng konti itong ating pag-aaral sapagkat may nagtatanong. Kapatid, mas maganda kasi yung diniscuss natin tapos may nagtanong, susundan natin agad yung kanya pong katanungan para po maging mas malinaw sa parang katulad nito, hindi tayo mailalayo, di natin malilimutan. Ang tunay na iglesia mga kapatid sa kasaysayan, hindi po tinawag sa pangalan na kung ipapangalan. Halimbawa po, noong pong AD 100, ang tawag po Iglesia Apostolika. Bakit Apostolika? Galing sa salitang apostol. Kasi ang mga apostol ng Panginoon, 12 disciples o apostles, at nangalat ito sila sa iba't ibang dako at marami pang mga ngaral, sila po ang una-una talagang nagpatayo mga kapatid ng iba't ibang simbahan o sinaguga, pulutong o grupo ng mga taong mananampalataya. Kaya tinawag silang The Apostolic Church, kinapit ang pangalang apostol. Pero noong nangamatay ng mga apostol mga kapatid, 100 AD to 300 AD, natawag naman itong naunang iglesia. Bakit? Napagkat sila yung mga una at mga bungang iglesia, bunga ng mga apostol. Okay? So itinayo ng Panginoon Kristo, may 12 disciples, nangalat ang 72 missionaries, nagkalat ang mga apostol, sila yung nangalat, at ito po mga kapatid, another grupo na naman, mga unang iglesyang natayo, bunga ng mga apostol. Noong 300 AD to 600 AD, tinawag itong panahon ng mga ama sa iglesia. Pagdating naman ng 600 to 1600, iglesia ng gitnang panahon. So makita po ninyo, walang karatula sa kanilang simbahan na yun po ang title. Kundi tinawag sila sa pagkatawag mga kapatid sa iba't ibang lugar kung saan sila napunta. Pero the same ang doktrina, the same ang aral, the same ang katuruan, the same mga kapatid ang root nito na kay Jesus Christ. Halimbawa, tinawag na iglesia ng Diyos sa 1 Corinto 1:2. Tinawag ng iglesia ng Panginoon si Kristo sa Gawa 20:28. Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Iglesia ng mga Hintil, Roma 16:4. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia ng mga banal. Iglesia ng buhay na Diyos. Iglesia ng mga panganay. Iglesia sa Jerusalem. Iglesia sa ilang. Iglesia sa bahay. So sila mga kapatid ay tinawag ng iba't ibang pagkatawag. Wala pong definite name kung ano talaga ang pangalan nila. Kung halimbawa mga kapatid, ang gusto natin na palabasin na dapat may karatula sila, tandaan po ninyo ha, ang pagre-restore ng sikta, denomination o reliyon sa atin na lang pong kapanahon na niya mga kapatid, for the purpose of checking, may mananagot, kung sino dapat mananagot, kung mayroon po naglulukod dito. Nabalitaan nyo mga kapatid na marami pong mga leaders ng iglesia or kaya ng mga sikta denominasyon na napahamak ang maraming tao. Sa Mindanao lang mga kapatid, ito po nabalita noon ni Nolly De Castro na sila'y pumunta doon sa lugar sa grupo ng mga tinatawag na Elijah. Isipin mo ba naman, iinom sila ng lason mga kapatid sapagkat kung sila din mga mamatay, sila daw ay mayroong sasakyan na sasakyan nila patungo langit at kukunin sila ng Panginoon. Inakit itong grupong itong kulto mga kapatid na save ang maraming mga babae at mga lalaki at mga bata. Well, in fact, kung ang babae nga buntis, mahal ko mga kapatid, nilalaglag kasi ang dapat daw iligtas ang iyong lamang katawan. Hindi na po mayroong pang laman ang tiyan. So ito'y kanilang inakyat, mahal ko mga kapatid, at nakalabas po ito at naging dokumentary po ito. In short, mananagot talaga kung sino man ang gumagawa ng ganito mga bagay. Na ang punto mahal ko mga kapatid at mga kaibigan na atin pong sinasabi dito, sila man, bagamat tinatawag sa iba't ibang pagkatawag, pero isa lang ng doktrina, isa lang ang turo na aayon at ayon sa Biblia. Now, maraming mga kapangalanan o pangalan na ginagamit. Halimbawa, Iglesia ng Diyos. Kaiba ba siya sa Iglesia ng Panginoon kay Kristo Jesus? Kaiba ba siya sa Iglesia ni Kristo? Iglesia ng mga Hintil? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Sila pa rin po yan mga kapatid. Ang malaking problema lang sa ating panahon ngayon, ganito po yan.
may nanguha ng pangalang Iglesia ni Cristo. May kumuha din ng versikulo sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Meron din kumuha, mga kapatid, ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Meron din Iglesia ng Diyos na buhay. Meron Iglesia ng Diyos sa mga panganay o Iglesia ng Jerusalem. Now, bawat isa may founder. Isa may founder. Isa may founder, may founder, may founder. Kanya-kanya silang pagpapatayo, kanya-kanya ding mga doktrina. Nag-aaway-away ngayon. Samantala sa Biblia, iba't iba man ang pagkatawag sa kanila, iisa lang ang doktrina. Sa ating panahon ngayon, isipin mo, with respect naman dito kay Suriano, oh? Actually, ang pangalan ng kanyang iglesia, mga kapatid, hindi po Church of God International. Actually, may nauna pang litra, no? O mga salita. Member, church member of God International. Okay? Church of God International. Member of the Church of God International. Pero usually, ginagamit na Church of God International lang. Nula na po yung member. Kasi kung alisin yung member, hindi na sila tanggapin kasi may nauna ng Church of God International. Tapos may Iglesia ni Cristo, Church of God, mayroong Church of God local, mayroong national, international. At ito pong mga ito ay tumatanggap at kumukuha po ng mga pangalan galing sa Biblia. Pagkatapos, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, ang mga tao pong ito ay may kanya-kanyang doktrina at tagapagtayo. Kita po ninyo kung anong ginawa ng tao, ginachap-chap-chap-chap ang mga sinasabi yan, kanya-kanyang debate ngayon. Kami totoo, sabi niya, kami totoo, kami totoo, kami totoo. Kaya nga po ating pinagdidiinan dito na hindi po sa pangalan. Well, in fact, ang Panginoon Kristo po, ipinakikilala niya kanyang iglesia, hindi po sa pangalan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ipinakikilala niya ito, or paano ito makilala, or paano ipinakikilala, ang Panginoon mismo nagsabi na makikilala sila sa turo o aral o doktrina. Bakit? Pakinggan niyo, mga kapatid, ng maigi po ito, ha? Hindi po ito sabi na pampiluso po. Pakinggan niyo pong maigi. Ang taong peke, ang taong nanglilinlang, ang taong nanluluko, ang taong nanluluko ng kapwa-tao, sabihan ko po kayo, machi-check siya. Halimbawa, itong taong mali, sundin niya lang yung tama, sundin lang yung aral, ang kanyang pagiging mali, makukorek. Bakit? Doktrina kasi ang sinusunod. Pero itong mali, mga kapatid, ay ngalan lang ang sinusundan. Sabihan ko po kayo, ang pangalan mananatili, ang kanyang maling turo mananatili, ang mga taong papasok at makikinig dyan, mangyayari, mga kapatid, magkakamali din po naman. In short, hindi nga kasi sinusunod ang tinatawag nating totoo at tamang aral. Pero, mabaptisma yan, mapintikustal, mayusisipi, mamurmur, maiglesia, maglipay, at iba pang sikta adminasyon, yakapin lang ang totoong doktrina at aral, tutuwid talaga ang buhay. Tutuwid at tutuwid, kapatid, ang buhay. Hindi po magiging mali at di po magkakamali. Alright. Paano po natin malalaman? Ito po ang sabi, oh. 1 Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo ay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Pakinggan niyo po itong mga salitang panalitang ito. Kayo'y iniwan ng halimbawa. So anong iniwan sa atin, mga kapatid? Hindi pangalan. Halimbawa. Ha? Hindi pangalan ang iniwan, kundi halimbawa. Upang kayo ay magsisunod sa kanyang mga hakbang niya. Hindi po pangalan, kundi ang mga hakbang niya. Ano pang ibig sabihin ng hakbang? Hakbang kaliwa, kanan, para itong paridrel mga kapatid ng CETYDT or ROTC. Hindi po ganoon. Pag sinabing mga hakbang, kanyang kagawian, kanyang ugali, kanyang mga doktrina, turo, gawi, kagawian, ano ba ang kanyang kinasanayan na kanyang ginagawa, ano man ang kanyang halimbawa, ano man ang kanyang ginagawa, yun ang ating dapat gawin, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, yun ang sinabi ng kasulatan, sumunod sa mga ipinag-uutos ng dakilang Panginoong Hesus. Di lang po yan, tingnan po nyo, kung atin pong ikapit yung pangalan na lamang sa ngalan ng reliyon, mag-iingat tayo mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ninuman. Huwag kayong maligaw ninuman. Bakit? Talatang 5, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan. Ano ibig sabihin magsiparito sa aking pangalan? Bit-bit nilang pangalan ng Panginoon. Na magsasabi, ito ang masaklap, ako ang Kristo. At marami nag-aangkin nito ngayon. Sa Mindanao lang, siya pang nagpahinto, kapatid ng Lindol. Stop! O, siya daw yung Son God. Siya yung Diyos Anak. At kung wala mang maniwala sa Kanya, eh, hindi naman daw sasakit ng Kanyang tiyan. Bahala kayo kung di kayo maniwala, di kayo maliligtas. Ang sabi po dito, at ililigaw ang marami. Hindi ko kunti, marami. May talata na yan, may pauna na sa atin.
Meron na mga kapatid na warning sa atin, pero marami pa rin talaga ang naniniwala, marami pa rin ang sumusunod. Ano pat ang turot-aral, hindi tama. Ngayon kasi sa ating panahon, mga kapatid, hindi turot-aral kasi ang hinawakan ng marami. Kung alin yung sikat, alin yung mas marami, doon sila. Pagka kukunti, parang silang nadidiscourage, bakit kukunti lang naniwala sa ating aral? Kapatid, ang totoo niyan ganito eh. Kahit ikaw na lang mag-isang matirang tao sa lupa, o dalawa, tatlo, apat, sampo, as long ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, hindi mo kailangan ang popularity, hindi mo kailangan mas marami, hindi mo kailangan mas maraming maniwala at sumunod sa iyo. Ang tama diyan, ikaw mismo ang sumunod kung ano ang tama na sinabi ng Biblia. Tingnan mo ang Panginoon sa Kristo, ang pinili niya 12 lang. Pwede siya pumili 1,000, 3,000, 1,000,000 mga tao. Pero mga kapatid, siya nag-umpisa kahit sa payak na bilang, 12 lamang. Pinagkalat, ikinalat ang mabuting balita nangyari at naganap. Now, ang sabi ni Kristo Jesus ay mamaya, mga kapatid, atin pong makita ito na ang sabi po ay mga ministro ni Satanas. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinto 11, talatang 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa pangalan. Kasi may mga tao talang gagagamit ng pangalan ng Panginoon. Well, in fact, ang magpapakita sa atin ng ganitong mga bagay, mismo po, si Satanas. Gagamitin niya ang pangalan ng Panginoon. Ito pa o. 2 Corinto 11:15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, hindi lang si Satanas ha, mga ministro pa rin Satanas, naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang mga wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So dito mga kapatid at mga kaibigan, atin pong makikita na si Satanas magkunwari din anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro, mga kapatid, ay waring ministro din ng katuwiran. So dapat mag-ingat. Again, pinagsabihan po tayo na hindi po sa pangalan makikilala ang tunay na iglesia, makikilala sa turo-aral ayon sa sinabi ng ating dakilang Panginoon Kristo. At ayon pa po mga kapatid sa aklat ng Awit 139, talatang 20, pakinggan niyo po, sapagkat sila ay nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. At ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Anong ibig sabihin ng ginamit sa walang kabuluhan? Panglilinlang sa tao, pandaraya sa tao, para lamang makapatid mag-take advantage sa mga tao. Alam nyo po, maraming mga reliyon at sikta at dimension ngayon na hindi lang po nagtuturo ng Biblia, kapatid, nagtuturo sa Diyos. Ang tawag nila yung bang prosperity church or prosperity gospel. Ano po yun mga kapatid? Gusto mong yumaman? Pumasok ka dito sa amin. Gusto mong magkapera? Pumasok ka dito sa amin. May problema ka? Pagagalingin ka dito. Prosperity lahat. Kaya mga kapatid, marami yung mga tao nagbibigay ng pera, nagbibigay ng kung ano pa. Sila yung nagkamal ng maraming pera. Bakit po mga kapatid? Prosperity church. Ang kanilang pinangangako sa tao ay kasaganaan. Kaya nga ginagamit ng mga kaaway ng Diyos ang pangalan mismo ng Diyos, kapatid. Ang tawag niyong kinakalakal ng tao. Dito tayo minsan, tayo napagbibintangan eh. Kaya daw tayo nangangaral dito kasi tayo dito matanggap ng ikapo. Kapatid, again, sabihan ko po kayo, ang inyo pong lingkod, kahit piso, kung may pisong duling man, o pisong bali-bali, abay sabihan ko po kayo, wala pa akong tinatanggap dito kahit piso. Bayad ka ni electricity, mga kapatid, wala po, mga kapatid. Kung meron din po tayo, kung meron mga kapatid tayong tumutulong, atin pong pinasasalamatan yan. Pero mga kapatid, sa internet natin, tayo pong nagbabayad, sahit pa po sa electricity, mga kapatid, sa ating technician at iba pa. Kung atin pong titinan, mga kapatid, this is really a self-supporting ministry. Salamat na lang po sa Panginoon na may mga tao tulad po ninyo nakikinig ngayon na talagang ang puso po may malasakit at nagpapadala ng inyong pong tulong para po matugunan ang mga ito. Hindi po tayo dito nangangaral para yumaman. Hindi po tayo nangangaral dito, mga kapatid, para magkamal ng maraming pera. No, that's not the truth. Again, mali po yung kaisipan na kung bakit din nangaral sapagkat para na dumami ang ikapong matanggap. Yan po ay kasinungalian, ito lang totoo. Lalo tigit ang mga kapatid natin, mga Seventh-day Adventist, ang atin pong mga ministro, ating mga pastor, alam ninyo po yan. Alam natin ang katotohanan. Mga kapatid, hindi ko po sasabihin na wala akong tinatanggap galing sa ikapo kung meron man. Bakit? Ang nakikinig ngayon, mapapahiya ako, baka maya-maya may tatawag sa akin, oy, Jason, ba't mo sinabi na wala kang tinatanggap, ay may sinisildo ka naman galing sa amin. Ay, di mapapagalitan pa tayo. Pero kapatid, ang totoo niyan, wala po tayong tinatanggap. Wala pa tayong tinatanggap ni piso. Salamat na lang din po sa mga taong maluwag ang kalooban at tumutulong at binigyan po tayo, mga kapatid, ng suporta.
Maliliit man. Merong nga lumapit sa akin, nag-abot ng 200 pesos eh. Pinasalamatan ko mga kapatid. Bakit? Habang inabot niya ang perang 200 kapatid, nanginginig pa ang kanyang kamay. Nakakahiya man, pastor, pero ipaabot ko sa inyo, magiging kabahagi mo lang. Kahit sa maliit na kaperanggot na pagtulong, salamat, pastor. Meron nga pumunta sa akin, mga kapatid eh. Siya po ay nakipagharbisan ng mangga at nagdala siya sa akin, mga kapatid, mga 10 kilong mangga. Sabi niya, pastor, ibinta ko sana ito para maging pera, pero wala pong bumibili eh. Kasi ang dami pong mga mangga ngayon. So, dinala sa akin ang mangga, mapatid. Sabi niya, ito man lang maambag ko sa gawain ng Panginoon. Mapakain ko man lang yung manggagawa ng Diyos. Tuwang-tuwa ako, mga kapatid. Kwento ko nga po sa inyo eh. Meron pong isang matanda. Nagbigay ng 20 pesos. Nanginginig pa ang kamay. Ang kamay parang luya na nakaganon pa, mga kapatid. Kasi mahirap siya, no? Talagang farming ang kanyang ginagawa. Ang nangyari, mga kapatid, ay ayaw kong tanggapin, umiyak siya. Sabi niya, tanggapin mo para magkaroon mo lang siya ng bahagi. So mga kapatid, ang ganitong mga bagay, atin pong isipin na this is in the name of the Lord. Okay? This is in the name of the Lord. Kaya lang, ang salita ng Diyos ay kinakalakal ng marami. Mayroong iba na may tinatawag na drug lord. Meron din pong iba, mga kapatid, na para lang magkapera, mag-praise the Lord. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. So mag-ingat po sa pangalan, mga kapatid. Sa talatang 20, sa wikang English, sa English Standard Version, they speak against you with malicious intent. May malicious intent talaga sila. Malisyusong dahilanan. Bakit nila ginagawa ito? Ito, mga kapatid, ang dahilan. Your enemies take your name in vain. Gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya kapatid na Santos, kayo pong nagtatanong, hindi po natin pwedeng ikapit ang pangalan ng Panginoon para lang ikapit sa ngalan ng sikta o relihiyon. Sabi nga ng Panginoon, mag-ingat sa pangalan eh. Ito pa po, makilala sa aral, bunga. Sabi po ni Jesus Christ, o sabi po ng Panginoon sa aklat ng Isaiah 8:16, my message and my teachings are to be sealed and be given to my followers. So dito mapatid ating makikita, malinaw po yan, na ang mga alagad ng Panginoon, ang iniwan niya hindi pangalan, teachings! Aral, katotohanan, yan ang iniwan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Acts 13 verse 12, then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. Kita niyo, patik, ano ang tinanggap nitong deputy na isa pong dakilang pangulo din po naman sa pulutong na yan? Doctrine of the Lord. Di lang po yun, sinabi po sa atin ni Timothy 13 verse 2, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender earth, and the shower upon the grass. You see? Para po ito isang maliit na halaman, pagka nadidiligan ng salita ng Diyos, doctrine of the Lord, it will grow. Sinabi po ng Job 11 verse 4, for thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. The doctrine of the Lord, mga kapatid, ang tinutukoy sa atin. Wala na pong iba. Proverbs 4 verse 2, For I give you good doctrine, forsake ye not my law. Forsake not my law, and I give you my doctrine. Yung problema nga, pinoforsake nila yung law eh. Alam nyo, mga kapatid, mga kapatid ko at mga kaibigan, na duda talaga ako sa mga taong, nagdududa ako sa mga taong ito. Diyos ba talaga ang pinaglilingkuran o talagang gusto lang may posisyon? Paano ka magsabi na ang Diyos wala ng kautusan? Nung dumating daw si Kristo, wala na ang kautusan. Eh sabi ni Kristo, mawala ng langit at ang lupa, tulog ni kundit, di mawawala. Sa 1 Timothy 6:14, ito pa rin ang mga kautusan ng Diyos hanggang sa muli pagparito ni Kristo Jesus. Ay bakit mo sasabihin walang kautusan? Anong gagawin mo dyan sa mga talatang yung napakarami na nagsabi na dapat sundin ang kautusan ng Diyos? 1:14:15, if you love me, keep my commandments. O, 7:17, 15 talatang 10, na aklat ng 1, sinusunod ko ang kautusan ng aking Ama. Bakit mo sabihin na si Kristo pumarito at inalis ang kautusan? Kung inalis ang 10 utos, mga kapatid, ba't kailangan niya pang ituro? Sa binata, naalala niyo nung isang gabi, ang sabi natin, mga kapatid, na ang binata nagtanong, anong gagawin ko pa yun para ako maligtas? Sabi niya, sundin mo ang mga utos. Ay kung alisin lang din pala naman niya eh, ay bakit pa kailangan ituro? Intindihin niyo yan, mga kapatid ko at mga kaibigan. Si Dr. Medina tumawag sa akin, yung tinatawag na burden of proof, no?
Yan pong sinasabi ko sa inyo. Kung ang kautusan wala na, bakit bantayan pa hanggang sa muling pagparito ni Kristo? 1 Timoteo 6:14. Kung ang Sabat ay wala na nung namatay si Kristo, bakit si Apostol Pablo ugali pa rin niya 17:2-18:4 ng gawa na pagdating sa araw ng Sabat, nasa simbahan siya? Bakit kamatay-matay lang ng Panginoon, Lucas Kapitulo 23:54-56, ang mga unang Kristiyano nangilid at nagpahinga sa araw ng Sabat, kamamatay lang ng Panginoon Biyernes, at nung pagdating ng Sabat sila po'y nagpahinga. Bakit ang Sabat ay hindi araw ng pagsamba? Bakit pagdating sa bagong langit bang lupa, Isaiah 66:22-23, sasambang lahat ng maligtas, lahat ng laman sa Panginoon at sasamba sa araw ng Sabat? Naku po, mga ministro, mga pastor, mag-isip nga kayo ng mabuti. Okay po? Naku. Ito pa, sabi ng iba, ang baboy na malinis na. Kung marumi niya, ipag-pray mo, malinis na. Saan ka makakita na ang baboy ipag-pray mo, naging malinis? Walang versikulong ganun sa Biblia. Saan ka makakita, kapatid? Paasahin ka ng pastor, ng pare, madre, o kaya kung anuman, ministro, mga evangelist at iba pa, na nagsasabi na ang baboy makakain na. Paano mo, matim, na ikay magsabi sa mga tao na ang baboy makakain na, habang sinasabi ng Biblia, pagdating ni Kristo, papatayin pa, susunugin pa, nangapoy at asopre, ang mga tao kumakain ng baboy? Isipin nga nyo yan. Kung kaligtasan talaga ang inyong hinahanap. Hindi ko kayo iniinsulto, mga kapatid at mga kaibigan, kundi kayo po ay akin lamang sinasabihan kung ano po ang buong katotohanan. So sabi dito, for I give you my good doctrine. Doctrine ang ibinigay ng Diyos. I give you my doctrine. Hindi lang basta doctrine, my good doctrine. And then he said, forsake not my law. May batas nga ang mag-rebuild, Diyos pa. May batas nga mga aso pusa. Diyos pa. May batas nga sa purok, may batas nga mapatay sa homeowners association. May batas nga sa mga tricycle driver, mga buses at iba pa. Ang Diyos pa ngayon ang inyong hubaran at walaan ng kautusan. Saan mo nilagay ang puso mo at isipan ay ang Diyos, kanyang pinagmamahal buong universo? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Ito pa oh, Matthew 7:28. And it came to pass when Jesus said, indeed, this saints, the people were astonished at his doctrine. Aral, kapatid. Ito pa, Mark 4:2. And he taught them many things by parables and said unto them in his doctrine. This is sana sabi niya, ito ang pangalan ng church ko, ito yung pangalan ng church ko, ito yung pangalan ng church ko, ha? Ito talaga. Ngayon, mga kapatid, pagdating dito sa Pilipinas, nagkamalay ang mga Pilipino at nabuksan tungkol sa Biblia. Siya po, ano, kumuha ng pangalan, binigay ng Panginoon yung pangalan ng iglesia ko, pagkatapos dalayan mo sa Securities Commission, kahit lasing pwede makagawa niyan. Kahit ang masama magnanakaw, akit baygang, dahil pag gunrunner sa mga patid, isang shabu puser, pwede siya magparehistro. Why? That is a privilege for every Filipino. Kita mo ang mabuti, naunahan pa ng masama? So ang tanong ko sa inyo, ang pangalan ba, safety? Nabasihan kung anong katotohanan? No. Ang basihan at binigay ng Panginoon, doctrine niya. John 7:17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Ano daw? Ang gaganap, gagawa, susunod sa kalooban ng Ama, malalaman niya, hindi pangalan, doctrine. Whether it be of God or whether I speak of my son. Kung ito ba sa Diyos or hindi sa Diyos. So mga kapatid, malinaw po yung doctrine, hindi po pangalan. Acts 2:42. And he continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So anong ginagawa dito mga kapatid? Doctrine talaga. Of course, ang apostles' doctrine, hindi yan contrary sa doctrine of Jesus Christ. Sila po'y apostol ni Kristo or mga apostolist ni Kristo. Isaiah 8:16, bind up the testimony and seal up the teachings among my disciples. So ito pong mga disciples ni Jesus Christ, ang kanyang pong pinagkalob, teachings, hindi po pangalan. John 7:16, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. Ang doctrine ng ito, hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Na anong doktrina ni Jesus Christ? Pakinggan niyo pa din. John 7:16-17. At sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. 17. Kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban ng Ama,
ay makikilala niya ang turo, doktrina di ngalan, turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y magsasalita ng mula sa aking sarili. Napakinggan niyo maigi. Makikilala ito kung ito'y sa Diyos, hindi sa karatula, hindi sa pangalan. Makikilala ito kung sa Diyos sa pamagitan ng aral, turo o doktrina. Hindi po pangalan. Again, kung pangalan, kapatid, mag-ingat. Now, ano ang isa sa mga doktrina ni Jesus Christ? Ito po, John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ano ang pinagdiinan niyo dito? Utos! Ay mananahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama. Ano pinagdiinan niya dito? Utos! Labagin? Hindi! Pagtupad! Kaninong utos? Ng ama. Bakit sinabi niya, ama? Kasi sabi niya, ang doctrine ko, hindi ko doctrine, kundi doon sa nagsugo sa akin. Isa sa katotohanan dito, kanyang niliwanag, na dapat sundin ang kautusan, kasi ang kautusan ito, hindi to akin, kautusan to nagsugo sa akin. Kung kayo gustong manatili sa akin pag-ibig, gaya na ako yung nanatili sa aking ama, to pa rin yung utos. Kabaliktara naman ang sinasabi ng maraming mga ngaral. Wala na sa pangutos, wala na yung sabado. Kinukontra mo Diyos eh. Ang direktang iyong kinukontra Diyos, hindi tao. Oh? Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng Diyos. Tapos sasabihin nila, nilabag na ni Kristo ang Sabado, nilabag na niya ang kautusan, wala na ang kautusan, inalis na ni Kristo. Sino paniwalaan ko? Si Kristo, ikaw. Sabi niya, ako'y tumupad. Tapos ikaw sabihin mo, siya'y lumabag. Eh di, parang ikalawang Kristo ka o pang ilang Kristo ka na kaya. Sabi ni Kristo, ako sumunod. Tapos ikaw na magsabi, nilabag niya. O sino paniwalaan mo? Si Kristo, ikaw. Yan po, kapatid. Dapat po niya isipin yan. Ito pa. Tingnan natin. Isaiah 8:20. Ito ha, sa lahat ng mga ngaral, challenge po ito. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Tagalogin natin. Sa kautusan at sa mga patutuo. Ano yung patutuo? Patutuo ni Jesus Christ. Kung lahat ng pastor, mga ministro, mga pare, hindi magsasalita ayon sa law at sa katestimony, no light in them. Walang liwanag sa kanila. Walang katotohanan sa kanila. Hindi silang mahihawak ng katotohanan. Now, ang barometer, ang sukatan ng pagiging totoong mga ngaral galing sa bibig ng Diyos sa kanyang propeta na dapat itinuturo ang kautusan at ang testimonies of our Lord Jesus Christ. At yan ang magkukonsist na tinatawag nating katotohanan. Ay, paano ang kautusan agad inalis na wala na daw eh? O yan, dyan tayo magkakaproblema. So, to the law and to the testimony. Yan kapatid, inulit yan pagdating sa bagong tipan sa aklat ng Apokalipsis. Anyway, at nipuntahan po yon. So ano po yung sinabi ni Isaiah? Dapat ang kautusan ang magiging barometer, magiging sukatan, magiging libelo. Saan? Kung ang mga ngaral na yan ay hindi totoo o totoo man. Insan kapatid, well, totoo lang, nangyayari naman ito kahit dito sa Maynila. Ano po ang ginagawa, mga kapatid, ng mga tao? Sa amin, mga kapatid, sa Palawan, pagka pumunta ka doon sa old market, kahit sa new market, maraming mga tao, pagdating sa araw ng Linggo, may mga babae na nagdadala ng lalagyan ng offerings, bag, offering bag. So, unahan, may isang nangangaral. Nagsasabi, matakot ka sa Diyos, okay yun, ha? Manampalataya sa Diyos, magsisi, magbago. Okay po yun, tama po yun. Ito ang malungkot. Siya po nilapitan ko at tinanong ko siya, brother, ang sabi mo, magsisi, magbago. Tama ba yun? Opo. O, tanong ko naman sa iyo, ano pagsisisihan ko kung wala akong nilabag na kautusan? Kung sundin ang kalooban ng Diyos, ano bang kalooban ng Diyos? Labagin ang kanyang kautusan o sundin ang kanyang kautusan? Ang tagal niya nakasagot, mga patid, siguro may ilang minuto din. At nung sumagot siya, sabi niya, sabadista ka ba? Mga kapatid, bakit ba ang tao nangangaral ng magsisi sa kasalanan? Paano masabi ang tao'y makasalanan kung wala naman siyang nilabag na kautusan?
Alisin mo ang kautusan, alisin mo ang pagbabawal. Ano pang lalabagin? No trespassing. Eh wala namang no trespassing. No entry. Eh wala namang no entry. Bakit mo uhulin ang tao? Anong kasalanan? Anong offense? Sabi ng pulis, hinuhuli kita. Sir, anong aking violation? Hindi ko alam. Ang pulis ang uhulin mo, wala sa tamang katinuan. Paano mo sabi ng tao magsisi kayo habang wala naman silang nilabag? Kasi walang kautusan. Paano sila magsabi, paano mo sabi na mga nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan? Eh wala nga ang kautusan na. Yan ang turo ng iba. Bagay na atin pong tinatanggihan, hindi totoo. What is sin? According to the Bible, 1:1-4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang paglabag sa kautusan, kasalanan. Alisin mo ang kautusan, walang kasalanan. Bakit? Walang paglalabag. So ang tao gumagawa ng di gusto ng Diyos, palibase walang kautusan, ano ang nangyari? Ang tao po ay nanatiling masama sa kanyang sarili. So ang linaw po, kapatid, ang sinabi ng kautusan. Ito pa. Ituro natin sa mga tao dapat. Ezekiel 44:23 pa ulit-ulit po natin ito binabasa para mga kapatid maintindihan mga tao. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ang karaniwan at ipakikilala nila sa kanila ang malinis at marumi. So ano daw ang tunay na iglesia? Nagtuturo kung anong banal, hindi banal. Banal at karaniwan, marumi at malinis. Yan ang doktrina. Kanina sinabi ni Jesus Christ, kabuhan dapat ituro ang kanyang kautusan. Dito mga kapatid, iniisa-isa talaga. Ituro ang batas patungkol sa marumi at malinis. Hindi lahat kain na lang. Ha? Pero pang ibang sinasabi, ba't nila lang pa ng baboy hindi pa kain? Kapatid, ang bayawak, ahas, baboy, pusa, at iba pa, nila lang ng Diyos yan, para mamuhay kasama ng tao si kanim na araw nila lang niya, hindi para kainin ng tao. In fact, ang tao hindi kumakain ng karne. 1,000 years before the flood, walang tao kumakain ng karne, kapatid. Lahat vegetarian, lahat kapatid, fruitarian. Ang karne ipinapakain lang ng Diyos as a substitute pagkatapos ng baha. But before flood, wala pong taong kumakain ng karne. Ngayon, ipinakakain na ng Diyos ang karne. Pero hindi lahat ng karne. May malinis, may marami. Bakit? Pag akit pa lang sa daong, sa arka, sabi ng Diyos, Noah, tigda dalawang pares, lalaki at babae, marumi yan. Tigpipitong pares, lalaki at babae, malinis yan. Ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nagsambit na may malinis at marumi. Hindi sa 70 Adventist. Hindi si Noah, hindi si Moses. Wala pang Moses, wala pang Abraham yan eh. Noah pa lang. Ngayon, kung sasabihin mo lahat malinis na, bakit sinabi ng Diyos, kapatid, may malinis at marumi? Again, sino ang ating pakinggan? Diyos o tao? Of course, to make it safe, sa Diyos talaga. So, isa yan sa mga doktrina. Kasunod, talata 24, at kanilang iingatan ang aking mga kautusan. Malinaw! Pati kautusan ng Diyos dapat ingatan. At ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangili ng aking sabat. So mga kapatid, inyo pong makikita dyan. Number one, nagtuturo kung ano ang malinis at marumi. Ang tunay na iglesia. Ikalawa, nagtuturo at nag-iingat na kung ano ang kautusan ng Diyos. Nagtuturo din ng palatuntunan ng Diyos. Pang-apat, ipinangingili ng araw ng sabat. Itinuturo. Ito ang doktrina ng tunay na iglesia. Kapatid, sundin mo lang ito kahit wala pang karatulang simbahan mo, titiyakin ko sa iyo, tatama ka. Oh, may karatula ka sa simbahan. Huwag mong sundin yan. Anong mangyari sa'yo? Hanggang karatula ka na lang. Wala itong katulad ng ibang mga taong barker, yung nasa terminal. Oh, sakay, sakay na, sakay na. Oh, siyam-siyam yan. Orong, orong. Oh, sa kabila naman, orong, orong. Oh, larga, puno na. Araw, gabi, ginagawa niyan, kapatid. Ito masaya. Ang kanyang binabarker, ay, nakarating na sa Amerika, nakarating na sa iba't ibang bansa, yumama na at iba pa. Pero siya, terminal lang. Kapatid, yan ang malungkot eh. Sermon ka ng sermon na walang kautusan ng Diyos, mangyayari sa'yo para kang barker. Bakit? Nagtuturo ng kaligtasan ng iba, yumakap na ikaw, wala pa. Ituro ang katotohanan. Hindi karatula lang. Ang iba kasi, karatula lang nangahawak eh. Pangalan-pangalan. Nagsisiksikan sa pangalan. Tingnan mo sa Secret Jesus Commission. Pangalang Iglesia ni Cristo, napakarami. May away nga, spelling lang. Meron kasing Kristo, kapatid, ng letter K, Kristo. Meron namang Kristo ng letter C, Kristo. So ang tanong dyan, saan ang tama? Letter C na Kristo, letter K na Kristo. Kasi may Iglesia ni Kristo ng letter C, Iglesia ni Kristo na K. Ngayon mga kapatid, parang yung versikulo lang ginamit nila. Roma 16:16. Eh sinong totoo sa kanila? Letter C, letter K. Ito pa,
Iglesia ni Kristo na buhay. Iglesia ni Kristo na Nazareno. Iglesia ni Kristo na taga-Nazaret. Iglesia ni Kristo na taga-Jerusalem. Dugtungan lang dulo. Iglesia ni Kristo na buhay. Oh, ganyan lang. Iglesia ni Kristo, the Good Shepherd. Pagdating sa Amerika, Church of Christ. Nawala na yung Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Ay, paano yan ang Church of Christ? Nauna pa kaysa Iglesia ni Kristo ng 1914. Kaya kung pangalan talaga ang inyo pong pagdiinan, lugi kayo. Kasi hindi po yung totoo. So ang tanong, anong sinabi ng Revelation 14 verse 12? Here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Ginawa niyo kapatid. Hindi lang po yan. Ang pinagdiinan niyan dalawa eh. Sila po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. May pananampalataya ni Jesus. Sa ating panahon ngayon, protestante, naniniwala na may Diyos. Nanampalataya kay Jesus as Messiah. Pero pagdating sa kautusan, tumatanggi ang mga Hudyo. Sumusunod sa kautusan. Hindi naman niwala kay Kristo. Mali. Isa man sa dalawa ang di mo tanggapin, mali na kayo mga kapatid, mali ng lahat. Ito pa. 12:17, and the dragon was wrought with the woman. And dragon represents Satan, woman represents the church. Ang seed mga kapatid ay believers of the woman. And went to make war with the remnant of her seed. Tingnan niyo mga kapatid ang tunay na iglesia. Keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Linaw po yan. Yan pong sinabi ng kasulatan. Ito yung sinabi ko sa inyo. The Jews accepted God's law, but rejected the Messiah. Ang mga Baptist, Pentecostal, Jesus, Super, Mormon, Iglesia, Glipay, accepted Jesus Christ as the Messiah, but most of them reject God's law. Ba't ko sinabing most of them? Kasi meron namang mga sumusunod, tulad ng Seventh-day Adventist. Most of them, I would say, 99% o 95%, hindi talaga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pero kung tanongin mo sila, sincero sila sa kanilang paglilingkod. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. Alright, I hope Brother Santos na linawan po kayo doon sa katanungan ninyo at binibigyan ko po ng kasagutan. Okay? So, yung sinabi mo na, bakit sinabi niyo sa Colossians, in the name of the Lord, in the name of the Lord, magpasalamat ka, in the name of the Lord, magsalita ka, in the name of the Lord, gawin mo ang lahat ng mga bagay, in the name of the Lord, ikaw ay gumawa na naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa in the name of the Lord, ikaratula sa simbahan. Hindi po ganun, ha? So, akin din pong itinuturo sa inyo na kung bakit, gano'n ba kadelikado kong pangalan. Maliban ng kasangkapanin ito ni Satanas at ginagawa na nga niya at maraming nangadaya, pero hindi po yun ang basihan ng tinatawag nating katotohanan. Ayaw clear po sa inyo yan. Now, ikalawang tanong. Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos Ama? Dalawa ba ang Diyos Ama? Mali po. Isa lang ang Diyos Ama. Tingnan niyo po. Ikalawang 1:1-3. Sumaati nawa ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Diyos Ama. At kay Hesus Kristo, ating Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. So, dalawa pang tinutukoy dyan. Diyos Ama at Hesus Kristo. Ito pa. Galacia 1:1. Si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao na ni sa pamamagitan ng mga tao, kundi sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Hesus Kristo, unang person binanggit dyan. At ng Diyos Ama na siyang sa kanya ay muling bumubuhay. Bumuhay. So, mga kapatid, dalawa ito. Dalawa bang Diyos Ama? No, isa lang. Isa lang Diyos Ama. Ay, ano si Kristo? Ito mga kapatid, Juan 1:18. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ang Ama, Diyos Ama. Si Kristo, Diyos Anak. Pag sinabing Diyos Anak, hindi siya Diyos Ama. Iba ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Iba ang Diyos Anak sa Diyos Ama, iba din po ang Diyos Espiritu Santo. Maya-maya po ang Trinity. Tanong din po niya yan eh. Atin pong punta niya. Dito muna po tayo sa dalawa na kanya pong pinagtatanong. Diyos Ama at Diyos Anak. Atin balikan. Balikan ang tanong niya ha. Kung si Kristo ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos Ama? Okay, ang sagot ka pa din. Si Kristo Jesus ay binuhay ng Diyos Ama sapagkat si Kristo Jesus nung nandito sa lupa, hindi siya Diyos. Siya po ay tao kasi nga nagkatawang tao. Kung ang Diyos ay nagkatawang tao at Diyos pa rin sa lupa, palpak yung kanyang plano. Bakit? Nagkatawang tao nung nandito sa lupa, Diyos pa rin? Mali!
Kaya nga po si Kristo namatay, nagutom, namatay siya, tinuli, umiyak at iba pa, inilibing kasi patay at binuhay ng Diyos. Kasi ang tagabuhay talaga ng tao, Diyos, hindi tao. Ang tagapagbuhay, buhay ng tao ay Diyos, hindi po ang tao. Ang tao ang bubuhay ng Diyos. By this time, yung si Kristo narito sa lupa, siya po ay di Diyos, siya po ay tao kasi nga nagkatawang tao. Ang nagplanong Ama, ang Anak at Espiritu Santo, na si Kristo Jesus na manalalang ng lahat ng lupa, paparito sa lupa, para po magkatawang tao. Kapatid, nung nagkatawang tao, hindi na po siya Diyos, tao na siya. At nung namatay, buhayin siyempre ng Diyos kasi tao siya. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Yung iba naman, gusto nilang pilitin na si Kristo ay basahan daw talaga sila ng talata na sabi ni Kristo, ako Diyos. Alam niyo kapatid, yung katigasan ng puso ninyo, pag sinabi, hanapan mo ko ng talata na sabi ng Biblia, ako Diyos, sabi ni Kristo, ako Diyos, ako si Kristo, ako Diyos. Hindi mo ba naintindihan na sinasalungat mo ang panukala ng Diyos? Nagsumikap na nga silang magplano, pinalano na nga nila ng maayos, nagkatawang tao na nga ang Diyos, at nung naging tao, ipasigaw mo pa sa kanya, ako'y Diyos. Anong pakinabang na magkatawang tao ka habang ipakilala mo pa rin ang pagka-Diyos mo? Halimbawa, nag-disguise ka, isa kang pulis, papasukin mo yung lugar ng mga pirata o ng mga taong mga tulisan, maraming kontrabando, nag-comouflage ka na sibilyan, nagkunwari kang tao, nagkunwari kang sibilyan, nandun ka na, nakapenetrate ka na. Anong gusto mo? Isisigaw mo, ako'y pulis! Ilang bala ba ang kailangang itama sa ulo mo para maintindihan mo? Nag-comouflage ka pa, isisigaw ka rin pala na ikay pulis? Si Kristo nga, Jesus, nagkatawang tao na nga isisigaw pa niya na siya'y Diyos? Yung tanong na yan, out of tune yan. Kaya nga, ang mga nagtatanong sa akin yan, sabi ko, ang tamang tanong, may tamang sagot. Ang tamang tanong, walang tamang sagot. Halimbawa, nagtatanong ka, Mr. Dison, kailan mo ba tinigilan misis mo kasusuntok at kasisipa? Ang sagot ko, depende. O bakit depende? Ang tanong niya kasi kailan. Pag sinabi mo kasi kung kailan, ibig sabihin, sabi mo kahapon. O bago mo pala tinigilan, binubugbog mo talaga. Binubugbog mo sa tinigilan lang kahapon. Ay, hindi ko naman binubugbog. Kaya ang sagot ko, depende. Pag sinabing depende kapatid, depende nga naman kung binugbog mo hindi. So ang tanong hindi tama. Ninakaw mo ba ang pera? Kung ninakaw ko, ninakaw ko. Ang sagot ko, hindi. Bakit? Hindi ako nagnakaw. Hindi appropriate sa akin ang katanungan. So si Kristo Jesus, mga kapatid, pinakikilalang hindi Diyos Ama, siya Diyos Anak. Si Kristo Jesus, di naman sasamang loob pagkakilala mo si Diyos Anak, pinakikilala nga siyang Diyos Anak. Tingnan niyo po ito. John 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Kapatid, tingnan niyo po ang term niya. Ang term niya po yung sinabing the Word is God. Hindi po ganun. The Word was God. Pag sinabing was, sa Tagalog kasi hindi mo na mabasa yung was eh. No? Siya ay Diyos. Ganun na lang, siya ay Diyos. Pero sa salitang siya ay Diyos, posible ngayon, posible sa darating, o sa kaya, yung panagdaan. Pero mga kapatid, pag sinabi mong the Word was God, ang salitang was, yan po kapatid ay panagdaan. Okay? Past tense po yan. Ibig sabihin, hindi si Kristo Jesus, hindi Diyos ngayon. Ginamit kasi yung term was. Ibig sabihin siya, Diyos noon pa man. So, ibig sabihin, hindi po siya Diyos na nilalang ng Diyos sa bagong tipan o lumang tipan, kundi siya ang Diyos na manlalalang ng lahat ng lupa, Diyos na siya dati pa man. Ito ang sabi, John 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. From the very beginning, the Word was with God. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Him. Talatang 14, ano nangyari sa Word? The Word and the Word became a human being. Ang salita na Diyos naging human being. And full of grace and truth live among us. We saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. Ito palang was God, the Word was God, the Word was always with God. Dalawa na ito, ang Ama at ang Anak. The Word, talatang 14, became human being.
Host that word become human being was God even from the beginning. The Father's only Son. Dalawa po ang person tinutukoy dito. The Father and the Son. Ah, laki-lakihan natin mga kapatid ha. Talatang 18, anong nangyari? Tabunan muna natin yan. John 1:18. No one has ever seen God. He's talking about the God the Father. The only Son who is the Son, ha? Who is the same as God. Oh, malinaw po yan na si Jesus Christ is the same as God. God the Father. Sino nagsabi? Si John. Tama lang din na sinabi ni Apostol Pablo na si Kristo dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung ang Father ay God, ang Son ay God. Kung ang Father ay God, ang Son ay God, ang Holy Spirit also is God. Ang tawag niyan, mga kapatid, level sila. Level sila. Pareho sila. God. Pero kung titingnan natin ang position, kalagayan nila, of course, magkakaiba. Ang ama, ama, ang anak, ay anak. Pero hindi nawawala ang kalang nature being God. Ulitin ko ha. John 1:18. No one has ever seen God. The only Son who is the same as God. Linaw niyan, mga kapatid. Ito pa. 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at ng sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Na bakit ko inilagay itong talatang itong mapatid malinaw? Ang Seventh Adventist, hindi po natin itinatanggi na si Kristo po'y tao, kasi si Kristo Jesus nga nagkataong tao. Ang problema lang ng iba, mahal ko mapatid at mga kaibigan, hindi po tinuturo ang buong Biblia kung ano po ang nakasulat. Ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid, ng buo, dapat yun ang dapat nating ituro. Ituro mo, hindi lang ang pagiging tao ni Kristo. Wala tayong away sa pagiging tao. Walang debate, walang diskusyon sa pagiging tao. Bakit? Sapagkat si Kristo Jesus nga, siya po ay nagkatawang tao. Therefore, sa lupa, tulad ng 1 Timoteo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Bakit taong si Kristo Jesus? Simple lang, kasi nga, nagkatawang tao. Pero ang tanong, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Diyos. Na malalalang ng lahat ng lupa. Di ba binasa natin kanina? The same as God. Binasa natin kanina, siya Diyos anak. Lugi ang mga tao, mga ministro, kung tuturuan ninyo ng kalahati lamang katotohanan. Si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang sinabi sa atin ng Biblia. O ito po, patunay na si Kristo ay tao dito sa lupa. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga zora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Data po at ang anak ng tao ay walang kahiligan sa kanyang ulo. Ang linaw niyan, mga kapatid. Tinawag siyang taong tagpamagitan sa Diyos at tao. Tao, Diyos. Siya po, mga kapatid, na magitan. Alam niyo, ang perfect na tagpamagitan sa Diyos at tao, si Kristo. Bakit? Naintindihan niya ang kalagayan pagiging Diyos sapagkat siya Diyos bago naging tao. Naintindihan niya ang pagiging tao sapagkat siya Diyos na nagkatawang tao. May kalagayan siyang tao, may kalagayan sa Diyos. Salamat at siyang ating tagpamagitan. Perfect! At nung nandito sa lupa, tinawag siyang anak ng tao. Kung ang nanay sana niya ay kalabaw, anak ng kalabaw. Eh si Maria ang tao, ang kanyang nanay eh. Ibinuntis, naging tao. Kaya anak ng tao, kasi si Maria ang nanganak, tao. Kung si Maria ay Diyos, ni anak ng Diyos. Eh si Maria tao eh. Kaya anak ng tao. Pero si Kristo, bago pa siya, mga kapatid, binuntis ng kanyang ina. Siya po, mga kapatid, ay nililiman ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sana po naintindihan nyo yun, ha? Siya po ay tao, kasi nagkatawang tao. Filipos 2:5. Tularan ninyo si Kristo Jesus, bagamat nasaan nyo siya ng Diyos, hindi niya pinangawakan ang mga karapatan. Karapatan niya yan. Rights niya yon. Ano yung right niya, mga kapatid, o karapatan niya? Karapatan niya bilang kapantay ng Diyos! Kaya tama lang din talaga ang John chapter 1 verse 18. Jesus Christ is the same as God. Sabi naman ng Pilipos, sabi ng Apostol Pablo, karapatan niyang dapat siyang panangnan, kilalanin at tanggapin na siya'y kapantay ng Diyos. Bakit? Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos. Pareho lang sila. Yan po ang sinabi ng Biblia.
Pero itong ginawa ni Kristo Jesus, kapatid, kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad siya ta. Hindi ba naman yun naintindihan yan? Na si Kristo ay nag-anyong alipin lang, nag-anyong tao lang, naging katulad, naging human being? Ang iba kasing mga mangangaral, kapatid, hindi lang ginagamit ito eh. Kundi bago sinubad niya ito, anong inubad? Ang kanyang kadyusan. At nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ang iba pang mga kadibati ko, pilosopo pa. Bakit? Kung inubad niya ang kanyang kadyusan, saan nilagay? Hindi mo ba alam na ang iniinsulto mo, Diyos? Hindi mo ba alam ang nilalait mo, Diyos? Nung araw, kapatid, eh, pagka ganyan mga tanong, mabilis din akong sumagot kahit papano. Bakit ko sasabihin sa iyo kung saan nilagay ang kanyang kadyusan? At kung saan sinabi, puntahan mo para ikaw maging Diyos? Mga kapatid, si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Bagkos sinubad niya ang pagiging kanyang Diyos na dapat siyang panangnan. At nagganyong alipin, nakitulad sa tao, talatang 8, patpalibasin na sumpungan sa anyong tao. Ano siya? Nasumpungan sa anyong tao. Alam niyo mga kapatid na mga iglesia ni Kristo at mga iba pang mga membro, sabihan ko po kayo, sana po wag lang kayo makinig sa ministro. Makinig kayo sa turo't aral ng Biblia. Magbasa kayo ng inyo. Lumukit mo na lang yung tumawag sa Ama. Ituturo sa inyong tamang daan. Si Kristo Jesus ay Diyos nagkatawang tao. Hindi ba naman maintindihan yan? Bakit kailangan mga kapatid makinig lamang sa ministro? Makinig sa Biblia. Makinig sa Diyos. Yun po ang tama. Siya po yung nag-anyong tao. Ito, ano pagkakilala ng Diyos Ama sa kanya? Hebreo 1:5. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama, at muli ako ay magiging kanyang ama, at siya ay maging aking anak. Ilang person na tinutukoy dito? Persona ng ama. Kalawa, person ng anak. So ama't anak, anak-ama ang usapan dito. Anong tawag ng ama sa kanyang anak na kinakausap? 8. Ito ang sabi ng Biblia. Ngunit tungkol naman sa anak, ito ang sinabi ng ama. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sitro ng kanyang katuwiran, ang sitro ng katuwiran, ang sang sitro ng iyong karyan. Tingnan niyo kapatid, ang ama gumalang sa anak. Anong pagkakilala ng ama sa anak? Diyos! Ang Diyos na ito ay may trono. Tapos magpakailan pa man. Ang sitro ay may katuwiran, sitro ng kanyang kaharian. Yan ang sinambit ng ama tungkol sa kanyang anak. Ngayon, itong masabi ko sa inyo. Ikaw ang ama nga tumawag sa kanyang anak na Diyos. Anong karapatan ng ministro at ibang mga pastor na sa inyong kilalanin tao lang? Kaya, Brother Santos, yung tanong mo, kung si Kristo Jesus ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos? Again, hindi siya binuhay kumo Diyos. Siya binuhay kasi tao, kasi nga nagkatawang tao, at pagkatao, pwedeng mamatay. Tulad mo ako, mamamatay tayo eh. Pero, ang sabi ng Biblia, siya po'y Diyos, nagkatawang tao. At nung naging tao, ginugutom, tinutuli, lumalaki, nalulungkot, umiiyak, pwedeng ipako, tatablan, may dugo, may buto. Malinaw po yan. At siya'y namatay. At nung namatay, inilibing. Binuhay, sabi ni Apostol Pablo, ng Diyos Ama. Mga kapatid, ang linaw po niyan. Bakit siya binuhay? Kung siya Diyos. Mali ang tanong. Binuhay siya, hindi sapagkat siya Diyos. Binuhay siya sapagkat siya tao, kasi nga nagkatawang tao. Sabi po sa ating mga kapatid ng Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Disais, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Kung si Kristo ay tao lang na lumabas sa bagong tipan, paano malalang lahat ng bagay? Kaya nga ang mga tao katulad ng ibang mga tao ngayon ay hindi po naniwala mga kapatid tungkol sa kadyusan ni Kristo Jesus. Ano pa ang sabi ni Kristo Jesus? Mga kapatid at mga kaibigan, sabi niya, natuwa si Abraham na inyong ama na nakita ako nung kanya si buhay pa. Sa kanyang kapanahonan, nako, nakakunot ang noo mga tao. Hello! Nakita na kanya Abraham? Aba, si Abraham matagal lang patay. Wala ka pang 50 years old? Nakita na kayo? Bakit ganito ang kanilang pananalita? Una, wala silang tiwala kay Kristo. Wala silang pananampalataya, wala silang palataya, ay natanggapin si Kristo. Kapatid, yung mga taong yon, mayroon pang mga taong ganyan sa kapanahon ni Kristo sa ating panahon ngayon na hindi naniwala kay Kristo. Yan ang nakakalungkot. Ngayon, kung ang paniwala mo si Kristo ay tao lamang, mali ka. Pagka ang paniwala mo si Kristo ay Diyos lamang, mali ka pa rin. Ang dapat, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang tinatawag nating biblical.
Ito pa, mga kapatid. Bago siya naging tao, Genesis 3:15, siya yung bini na pinangako ng ama kay Ebatyadan na ipapanganak sa takdang panahon at siya po ang maging tagapagligtas. Sinabi ni Propeta Isaiah, ang bining ito ay batang lalaki. At tatawagin siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Hindi sinabing ang tao suma sa atin. Ang Diyos ay suma sa atin. Emmanuel. At yun ang naging pangalan ni Jesus Christ sa bagong tipan. Sinabi din po ng anghel yan. Ngayon, ano pang sinabi sa atin ng Biblia? 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin binigay isang anak na lalaki. So, batang lalaki. At ang pamamalay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanga-manga tagapayo. Lina kapatid, no? At ang batang ito di pa pinanganak ko, makapangyarihang Diyos. Di pa pinanganak ko, walang hanggang Ama. Di pa pinanganak ko, Pangulo ng Kapayapaan. Kita niyo kapatid, ang lino po ng sinabi sa atin ng kasulatan. Nang sabi po ng kasulatan, mahal ko mga kapatid, siya'y makapangyarihang Diyos. Hindi ba natin paniwalaan? Sabi po niya, 75 talatang 9 kapatid, narito na ang ating Diyos. Matagal nating inantay. Mga galak tayo at mga saya sa kanyang kaligtasan. Hindi sinabi, narito na ang tao na matagal nating inantay. Kaya pagdating talaga ni Kristo, hindi ka talaga makakasama sa pagsalubong sa Panginoon. Bakit? Ang inantay mo tao, hindi Diyos. John chapter 1 verse 18, contemporary English version. No one has ever seen God. The only Son who is truly God. Kita nyo ang Son is who is truly God and is closest to the Father has known us what God is like. Pumarito si Kristo mga kapatid. He came down into this world. He left the splendor of heaven. He died and bled for you and me. Christ came into this world and He showed us that God the Father can be a friend. Don't hurt your God. Respect your God. Accept your God. Believe in Him. Christ came into this world. Ipinakita niya sa atin that God the Father can be your friend and can be my friend. Don't hurt your God. He was hurt long time ago. And we cannot afford to do it again. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ako isang taong makasalanan. Tayong lahat makasalanan. Enough is enough. Nagkasala tayo, nagkasala. Ang nagkasalang kaluluwa, hayaan natin. Yun ay nangyari na nung araw. Magbago lang tayo. Talikuran ng kamalian. I-correct ang buhay. Patatawarin tayo ng Panginoon. Kinikilabutan ako eh. Nalulungkot ako sa mga taong sabihin, ang Diyos wala ng kautusan. Ang baboy makain. Pinagbabawal ng Diyos, ipakain mo sa tao. Tapos mangaral ka pa, gamitin mo pang pulpito, gamitin mo pang Biblia para patunay. Again, mga kapatid, hindi po pwede yun. Totoo, totoo, mali-mali. Ito bang sabi mga kapatid ng magandang balita Biblia 1:18. Kailan may walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Ipinakilala ng Diyos naman ng bugtong na anak. Itong bugtong na anak, sinabi po ng Juan, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Dalawa ito. Ama na nagmamahal at siya'y Diyos na anak na ipinakikilala. Ang linaw niyan, kapatid. Wow. Grabing pagkaganda. Tanong number 3, at tayo po'y matatapos na. Number 3. Ayaw, Brother Santos, ha? Clear po sa inyo yan. Kung si Jesus pa ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos? Binuhay po siya ng Diyos sapagkat hindi siya Diyos. Siya po ay tao kasi nga nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao, hindi po siya Diyos. Nagkatawang tao eh. Talagang tao siya, hindi siya Diyos. Yun po kapatid. So bakit siya binuhay? Sapagkat hindi siya pwedeng manatiling patay. Kung si Kristo po ay patay pa rin hanggang ngayon, wala tayong pag-asa ng kaligtasan. Bakit siya nga mismo, hindi nga nabuhay eh. Tayo pa. So si Kristo Jesus po, mga kapatid, siya Diyos. Nagkatawang tao. Nung namatay, binuhay siya ng Diyos Ama. I hope clear po sa inyo yan, mga kapatid. Ikatlong katanungan. Kung ang Diyos ay Trinity, ito ha, kung ang Diyos ay Trinity, bakit sinabi ni Jesus merong nag-iisang Ama, Noel Santos? O Brother Noel, kung ang Diyos ay Trinity, mga kapatid, ang Diyos po hindi po pangalan Trinity, ha?
Merong isang Diyos na may tatlong persona. Kaya nga, try, tatlo, niti, tatlo, mga kapatid, na divine in one. Ang tawag natin yan, Trinity. Okay? Na ating sagutin po yan, mga kapatid. Kung ang Diyos ay Trinity, bakit sinabi ni Jesus, mayroong nag-iisang Diyos Ama? Tama naman, talagang isa lang ang Diyos Ama. Ulitin natin na, sumati nawa ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Diyos Ama. Isa lang ang Diyos Ama. Then, Galacia 1:5, sinabi at ang Diyos Ama na siyang kanya'y muli bumubuhay. Talagang isa lang Diyos Ama. Then, isa lang din po talaga ang Diyos Anak. Ikalawang Tesalonica 1:2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at ng Panginoong Kristo. Isa lang po ang Diyos Ama. 1 Pedro 1:2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu Santo upang magsitalima at mga guwisikan ng dugo ni Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So tatlo dito mga kapatid binabanggit, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya kung inyong titinan, nandyan ang Diyos Ama, binanggit ang Diyos Anak, binanggit din po ang Diyos Espiritu Santo. Na kung ating tinan, Juan 1:8, dito muna tayo sa Ama't Anak ha. Ang sabi ng Juan, wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So ang Ama ay Ama, ang Anak ay Anak. Iba ang Ama mga kapatid sa Anak, ibang Anak sa Ama. Siya po'y pinakilala sa Juan Kapitulo 1:18 na siya po'y Diyos Anak. Kaya po ang sabi ninyo na ay kung ang Diyos ay Trinity, bakit pinakilala ni Kristo na mayroon lamang isang Diyos Ama? Tama po. Hindi dalawang Diyos Ama, hindi tatlong Diyos Ama. Isa lang Diyos Ama, pero hindi po nawawala ang kadiyosan ni Kristo at hindi po nawawala naman ang kadiyosan ng Holy Spirit. Tuloy natin para maintindihan po niyo ng gusto. Sa lumang tipan pa lang mga kapatid, Isaiah 48:36, ito po makita niyo. May Trinity po dito. Tingnan niyo po. Indeed, my hand has laid in foundation of the earth and my right hand has stretched out the heavens. So siya ang manlalalang. When I call them and they stand up together, come near to me. Hear this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. I was there. Paglalang pa lamang, nandun na po ang Panginoon. Mag-isa sa nagsasalita dyan. Tuloy, semicolon, and now the God. May tinukoy na naman sa another person. And His Holy Spirit have sent me. Siyang naglalang ng light at ang lupa and stretch out everything, the vastness of heaven, was sent by God, and was sent by the Holy Spirit. Tatlo po sila. Pinadala, ang nagpadalang Ama at ang Holy Spirit, at ang tatlong ito'y makita mo sa Isaiah 48:36. Nandyan po mga kapatid ang Trinity. Bagamat di mo mabasa ang word for word na salitang Trinity. Again, sabi ko nga sa inyo, ang word na Trinity, millennium, ay hindi mabasa sa Biblia, pero may meaning. Ang millennium, ibig sabihin, mili, dalawang salita na pinag-isa, compound word na tinawag natin, millennium, ay 1,000 taon. Mabasa po sa Bible yan, aklat ng Apokalipsis 20, talatang 1 at ang talatang 5. Pero, for the convenient for us to understand it clearly and so definitely, tinawag na millennium, ang ibig sabihin, 1,000 years. So, alam natin ang discussion. Pag sinabi natin Trinity, may tatlong persona sa isang kadiyosan. Tulad ng salitang Trinity, di mabasa. Ang millennium, di mabasa. Kahit po ang kapatid, ang salitang incarnation, di mabasa. Pero niniwalaan mo na si Kristo po yung nagkatawang tao, but very word wala. At ang salitang Bible, ito mga kapatid ay Bible. Okay? This is Bible. Pero mga kapatid, wala kang mabasang versikulo na may Bible. Pero pininiwalaan mo, Bible. Yan po ang ibig sabihin mga kapatid ng puntong yan. Tingnan niyo po ito. Nandiyan ang Father, Son, and Holy Spirit. Ito pa. John 5:7. For there are three that bear records in heaven. The Father, the Word which is the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Nandiyan po ang Ama, Anak, at Holy Spirit. Trinity po yan kapatid. Ito pa. Bininyagan si Jesus sa ilog ng Jordan. At nung si Jesus na binyagan, dumapo sa kanya ang Holy Spirit. Then mayroon pong tinig sa 17 ang sabi, then a voice from heaven, this is my dear son, with whom I am pleased. So makita natin mga kapatid na tatlo dyan. Si Kristo bininyagan, dumapo sa kanyang balikat ang Holy Spirit sa larawang kalapati. At ikatlo mahal ko mga kapatid, mga kaibigan, nabuksan ang langit at nagsabi, this is my beloved son. Nandun pong tatlo. Dito halimbawa, sa benediksyon na sinabi po ni Apostol Pablo, may isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Nandyan pang Holy Spirit.
5. Isang Panginoong Kristo, isang pananampalataya, isang bautismo. Talatang 6. At isang Diyos Ama, at isang Diyos at Ama ng lahat ng siyang suma sa ibabaw sa lahat, at suma sa lahat, at nasa lahat. So nandyan po mga kapatid ang tatlo din po naman, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama ay hindi anak, ang anak hindi ama, ang Espiritu Santo hindi po ama. Magkaiba po silang persona. Tulad ng ang Ama may buhay sa kanyang sarili, ang Anak may buhay sa kanyang sarili, ang Holy Spirit may buhay sa kanyang sarili. Brother Santos, ipiniliwanag na lang din po sa inyo ang Trinity para po maintindihan nyo. Baka mamaya o bukas, kayo na po magtitik sa akin, bakit, ano ba ang Trinity? So akin na pong diniscuss ito. Now, ang Ama may kanyang sarili, ang Anak may yung kanyang sarili, ang Spirit mayroong kanyang sarili. Sampon. John 5:26. Sapagkat paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkaluban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So ang Ama may buhay sa kanyang sarili, ang Anak may buhay sa kanyang sarili. Nandiyan po ang Trinity mga patid, nandiyan ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Now, meron din po magsarili ang Holy Spirit? Meron po kapatid. Sa talatang 13 ng Kapitulo 6, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. In short, ang Ama mayroong sarili, ang Anak mayroon din kanyang sarili, ang Holy Spirit mayroon din kanyang sarili. In short, ang tatlong ito magkaiba sa bawat isa. Juan 14:16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga alay. Sino itong ako? Si Kristo. Sinong dinalangin na niya? Ang Ama. At sino na ipapadala? Mga alay. Upang siya'y sumain niyo magpakailanman. Father, Son, and the Holy Spirit na riyan. Sinabi din po sa atin mga kapatid na konting ilustrasyon na katulad nito. Si Pedro po ay bugtong Pedro. Si Pedro naman, si Juan naman ay bugtong Juan. Ito naman pong si Santiago, bugtong Santiago. Tatlo silang magkaisa-isa at magkaiba-ibang persona. Parang katulad nito mga kapatid. Si Pedro ay tao, si Juan ay tao, si Santiago ay tao. Isa lang po ang kanila pong kategorya, tao. Isa lang likas nila, tao. Sila po'y kapwa nagugutom tao, sila po'y nauha bilang tao, sila tutulog bilang tao, naliligo bilang tao. Sila po ay walang pinagkaiba sa isa, sa likas, kapangyarihan at iba pa. Sila po mga kapatid magkapareho. Tao sila. So sila po ay magkaparehong likas. Halimbawa, magkapantay, magkaparehong tao, magkapareho po sila, magkapantay sila. Parehong kumakain, parehong umiinom, pareho sa likas tao. So ang ating titinan mga kapatid, si Pedro tao, si Juan tao, si Santiago tao, pero isa lang ang common denominator name nila o katawagan nila ay tao. Nakita po ninyo? Ang Trinity ganyan. Ganito mga kapatid. Ang Trinity, tulad ng ang Ama ay bugtong Ama, may sarili sa may buhay sa kanyang sarili. Ang Anak ay bugtong Anak, may buhay din sa kanyang sarili. At ang Holy Spirit ay bugtong din naman, may buhay sa kanyang sarili. So ang Ama ay Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Ilan pong Diyos sa gitna? Isa lang, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. So ang Father ay God, ang Son ay God, ang Holy Spirit ay God. Ang common denominator name nila is God. So kung ating basahin ang Biblia, ang Ama tinawag na Diyos, ang Anak ay tinawag na Diyos, ang Holy Spirit ay tinawag din po namang Diyos ayon sa sinabi ng Biblia. Now, puntahan natin mga kapatid, dagdag na pag-aaral. Naalala niyo po yung Creation Week? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Mga kapatid. So ang salitang God sa English, God. Ating maisip agad pag-agad, isa. Pagka marami, gods. Pero mga kapatid, sa English, hindi mo pwedeng gawing gods. Bakit? Kasi ang pinagkuhanan niyan, mga kapatid, ay Hebreo. Ang God sa atin, mga kapatid, sa salitang, ang God sa salitang Hebreo, Elohim. Ang salitang Elohim, mga kapatid, ay plural. Tingnan niyo po. Galing po ito, mga kapatid, sa Strong Greek and Hebrew Dictionaries. Ang salitang Elohim ay Elohim, plural. Ang salitang Eloah, singular. Elohim, plural. Eloah, singular. So sa Hebrew God, the God of Israel in the Old Testament, when referring to Yahweh, Elohim very often is accompanied by article Ha to mean in combination, the God. Ngayon, sa English, God. Pero, sa Hebreo, na sinulat ang Old Testament, Elohim. Ang Elohim sa kanila, plural. Plural. Halimbawa, ito. Ulitin natin. Ang God,
Sa intindi mo, isa lang. Pero ang God kong Hebreo, kasi Old Testament Hebreo, Elohim, plural. Pag plural, kapatid, tama lang, may ama, may anak, may spirit. Kasi ang plural, at least more than one. Kaya kung ating titinan sa Biblia, ang Elohim ay tinawag, kapatid, na plural. Halimbawa, family. Ang family, may father, may son, at saka may father, may mother, at saka may child. That is family. Tatlo composed, but that is tatlo, pero ang salitang family, singular. Pag sinabing unison, siguro ang bass, tenor, alto, at saka melody, umawit sila, pareho lang unison, melody. Hindi mo pwedeng matawag unison, ay isa lang ang taong umawit. Yeah? Now, pag sinabi nating platoon, isa lang word na platoon, but it's plural. Marami kasi sila eh. Singular. In a plural form. Tulad ng incorporated, corporation, association, singular yun. Pero ang association, plural in application. Halimbawa, association ng mga churches, 10 sila. Pinagkaisa. Buong district tawag noon. Pero sila'y 10 mga simbahan sa iba't ibang lugar at nagpagkaisa. Ang tawag niyan, Association of Churches. O, tulad nito, mayroon din tinawag na World Council of Churches. Isa lang ang grupo tawag, WCC. Meron din NCC, National Council of Churches. Isa lang, National Council of Churches, ang pangalan ng kanilang organization. But that is Council of Different Churches. World Council of Churches, isa lang, ang WCC. Pero it a councils of different sect of different countries. Plural po yun. Tinan nyo kapatid. Ang compound word tulad ng Elohim. Pagka-singular, Eloah. Pagka tinutukoy kapatid, Ama, Anak at Espiritu Santo, plural na po yun, Elohim. Kaya ang sabi ni Kristo Jesus nung siya mamatay, Eli, Eli, lama sa baktani. Hindi sa Elohim, Elohim, Elohim. Hindi po sinabing ganun. Eli, Eli, lama sa baktani. Eloah, Eloah. Ibig sabihin naman, tinutukoy niya ang Ama lamang. Niya tinutukoy sarili, niya tinutukoy Holy Spirit. Eli, Eli, lama sa baktani. That is singular. Pag sinabing Elohim, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth, plural po yan. Now, sampulan natin na creation, Genesis 1:1. In the beginning, God. Ang God, mga kapatid, ay H430 sa Strong and Greek Hebrew Dictionaries. Pagka di mo naintindihan ang isang salita, pumunta ka sa dictionary. Anong meaning, mga kapatid, ng salitang God? God means Elohim, God means singular. Sa atin na to, utak natin, singular lang talaga. Pagka plural, gods na. Pero mga kapatid, yung God na yan, Elohim. Ang Elohim sa kanila, plural na po agad yan. Pag sinabing Elohim, singular. Na kung ating tingnan, sa Hebreo, mga kapatid, may dalawang klaseng one. Pag sinabing one, absolute one, tawag na yakin. Tulad ng isa lang ang kordero ng Diyos. Isa lang talagang Satanas. Lucifer na tinatawag. Tinawag mo sa Lucifer, abandon, Napoleon, mata ng ahas, dragon, isa lang tinutukoy niya si Satanas. Dito kapatid, ating makita na ang tinutukoy nating yakin, absolute one, one is one. Pero pag sinabing ikad, one siya, pero composite one. Pag sinabing composite one, ganito yan. Father, mother, and child, that is family, composed one. Ang family is composed of father, mother, and son. Of father, mother, and the child. Ang tawag niyan ay composite one. One lang, family, pero mga kapatid, tatlo ang pinaloob sa family. Pag sinabing families, either dalawang family na yan o tatlong families. Pag sinabing family, plural siya, pero singular in the sense kasi isang word lang siya. So ano ibig sabihin ng ikat? Composite one. Collective, altogether, cohesive, unified. Pag sinabing collective, collect, 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 collective. Altogether, let's all stand, all together. So dami, 10, 20, 50 ang pinatay mo. Cohesive. Unified, nagkaisa. So sa wikang Tagalog, ganito kapatid. John 10:30, ako at ang ama ay iisa. Ako at ang ama, dalawa, plural yan. Pero ang term ginamit, iisa. Yung iisa na yan, mga kapatid, kung tingnan mo sa Greek, ikad, o sa Hebrew ay ikad. Ang ibig sabihin ay composite one. One pa rin, pero composed of many. English, mga kapatid, John 10:30, the father and I are one. Actually, ang salitang my father and I are, plural yan, one, singular na. So that is plural in a singular form, singular in a plural form. Plural in the sense, my father and I are one. One din ang tawag, pero composite one.
So dapat maintindihan niyo po 'yon para hindi po kayo malilito sa salitang Trinity. Kaya kung inyo pong ilalapat ang mathematical equation natin sa ating pagkaintindi ngayon, 1 plus 1 equals 2 talaga. Pero sa Diyos, mga kapatid, tulad ng ang babae ikinakasal sa isang lalaki, ang lalaki ikinakasal sa isang babae, kayong dalawa ay dalawa, pero kayong dalawa kinasal na, kayong dalawa hindi na dalawa, kayo iisa. Ang tawag nun, ikad. Hindi po sila isa. Iisa. May lalaki at babae at sila ikinasal. Halimbawa, Genesis 2 verse 22, at ang tadyang kinuha ng Panginoon sa Diyos, ng Diyos sa lalaki, ay ginawang isang babae at ito'y dinala sa lalaki. Kaya at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at nakikipisan sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang isa doon ay ikad, maging isang laman. Actually, dalawang lang yung laman yun. Lamang babae, lamang lalaki. Pero sila, mga kapatid, pag nag-isa by virtue of God's power, silang dalawa, ikad, one. Yan po yun, mga kapatid. Isa pa, prayer ni Jesus. John 17:21-22. Upang silang lahat. Tinanong, lahat, marami yan. Ang salitang lahat, kapatid, singular. Bakit? One word lang, lahat eh. Pero ang salitang lahat, isa lang ba talaga? Marami yan. Kaya nga lahat eh. Lahat ng mga anak, umiyak. Lahat ng senador, nagsalita. Hindi isang senador lang. Lahat nga eh. Pero pag sinabing senado, isa lang. Pero maraming senador sa loob. Ang tawag nun, composite one. Upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin, ako'y sa iyo. Di ba? Ikaw, Ama, sa akin, ako'y sa iyo. Na sila, marami oh, na sila na may sumaatin. Kita mo yan. Ako'y sa iyo, ikaw sa akin, sila sumaatin. Upang ang sanglibutan ay sumampalatay na ako'y sinugo mo. At ang kalulatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ayok, kapatid, malinaw po sa inyo yan. At ang Diyos ng langit ang magpala po sa inyong lahat. Anyway, naging topic po natin itong Trinity at napag-usapan na po natin to. I hope, mga kapatid, ay nagdagdag linaw ito sa inyo. So sa tanong mo, Brother Santos, okay? Sa tanong mo, atin pong balikan ang inyo pong katanungan number one, okay? Para makita po ng lahat. Bakit sinabi sa Colossians 3:17, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Yung in the name of the Lord, hindi po yun ikinapit sa karatula ng simbahan. Ibig sabihin, anumang gagawin mo, anuman sasalitain mo, at pasasalamat, gawin mong lahat ito sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang content niya. Kung si Kristo, kalawa, kung si Kristo ay Diyos, bakit siya binuhay ng Diyos? Siya po'y binuhay ng Diyos sapagkat siya po'y nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao, namamatay at namatay nga siya, binuhay siya ng Diyos. Pero hindi nawawala ang kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao lang siya. At nung naging tao, tao siya po, mga kapatid. Kaya binuhay ng Diyos. Talatang ikatlo, number three. Kung ang Diyos ay Trinity, bakit sinabi ni Jesus, merong nag-iisang Diyos Ama? Tama po, merong nag-iisang Diyos Ama. Pero hindi nawawala ang Diyos Anak. Ang anak ay anak, ang ama ay ama. Nanatili po yan. So I hope naging malinaw sa inyo, Brother Noel Santos, ang patungkol sa bagay ito. Now, ang aking hiling sa Panginoon at dalangin na hanawa po ay naintindihan po ninyo ito sapagkat ang bagay po ito, mapatid, ay napakahalaga. Okay? Dakila naming Panginoon na nasa langit. Salamat, Ama, sa inyong mayamang pag-ibig. Patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandang loob. Kaya aming Diyos na aming pinasasalamatan. Salamat sa mga katotohanan. Salamat, Ama, at ikay na riyan para sa amin. Sa muli po kami nagpapailan lang sa aming mga hibik dalangin ay amin po, Panginoong, ipinaabot sa inyo ang amin pong taus-pusong pakiusap. Ama, tulungan nawa ninyo kami na inyo po, Panginoong, patnubayan at pagpalain ang inyong bayan. Kay aming Panginoon na Diyos ng aming mga hiram na buhay. Ama, aking pong inilalapit sa inyo ang mga may sakit. Ang mga may karamdaman, Panginoon, ang ilan sa kanila may suliranin sa COVID-19, naoperahan na at magpapaopera pa, osteoarthritis, osteoporosis, may cancer pa, Panginoon, may diabetes, at iba pang mga karamdamang di ko nabanggit, Ama.
Ganon din kay Sasha, natapilok ang kanyang paa, pagalingin niyo po, Panginoon, batang ito. Pagpalain din po ninyo, dakilang Panginoon, ang aming mga kapatid na may suliranin sa kanilang financial, sa kanilang hanap buhay, trabaho, Panginoon. Tulungan po ninyo, mga kapatid, ito'y maahon sa kahirapan. Sapagkat ang mundong ibaba, Panginoon, ay lubos ang pagkahirap nito. Maari po ba, Panginoon, na inyo pong tulungan, patnubay, pagpalain po ang mga nanay umiiyak, ang mga tatay na nagulumihanan, ang mga anak, Panginoon, na mga nalulungkot. Tulungan po niyo, Panginoon, ang bawat isa, marahil marami sa kanilang nandyan sa kanila pong mga higaan, ngunit umiiyak ng tago, umiiyak, Panginoon, na may lubos na kalungkutan ang kanilang mga puso. Dahil sa mga pagsubok, kahirapan na kanilang nararanasan, maaari po ba, Ama, na sila po inyong dalawin at tulungan sila, Panginoon, na lahat ng pagsubok at kahirapan ay kanila pong mapanagumpayan. Panginoon, ang inyong nawa din pong Jesus is coming in ministry, ay patuloy po inyong pagpalain na ito, Ama, ay magdala pa ng maraming kaluluwa at masagot ang mga katanungan ayon sa inyong kalooban. Tulungan, Panginoon, ang bawat isa at salamat sa inyong mayamang pag-ibig, sa inyong pagdinig at sa inyong pagtanggap. At salamat po na ikay na riyan at di ninyo kami pinababayaan. Salamat sa inyong pagtanggap. Salamat sa inyong kabutihan. Purihin kayo, Ama, magpakailan-kailanman. Pagpalain po ninyo ang lahat ninyong mga district pastors, mga layman, mga corporate church, mga evangelists, missionary teachers, doctors, nurses, sa iba't ibang pangasiwaan at paggawaan ninyo, Panginoon. Dalangin po namin ninyo pong pagpalain din naman ang mga pangulo sa inyong pangasiwaan, sa inyong panguluhan, Panginoon. Ang inyo pong mass media ministry, Ama, tulungan po ninyo at patnubayan at pagpalain, Panginoon, bawat isa sa amin ay manahan at bawat isa sa amin pa'y magtiwala sa inyong lagi. Sino man ang mayroong mga dalangin sa kanilang mga puso na di namin ay sama sa aming prayer ng hardin ng panalangin ngayon, Panginoon. Pagpalain po, tulungan. Dalawin niyo po sila. Kilalan niyo sila, Ama. At salamat po sa inyong mayamang pag-ibig at pagdinig sa aming mga dalangin. Sa inyo po kami nagagalak. Sa inyo po kami umaasa. Ang aming dalangin ay inyo pong tinatanggap. At ngayon, bayan ng Diyos, tanggapin niyong muli ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming in Ministry. Salamat po ng marami na kayo po'y nariyan at kayo po'y patuloy na siya pong pag-asa, gabay at pagpapala sa atin pong programa. Ako po inyong kapatid kay Kristo, lagi pong dumadalangin at lagi ko pong dalangin na kayo po'y pagpalain ngayon at magpasawalanggan. Ito po ang inyong Jesus is Coming in Ministry. At ako naman ang inyong nakasama, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Nagsasabing, ang Diyos ng Langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Huwag po kayong maya, mga kapatid. Magpadala kayong mga katanungan. At yan po ay bibigyan natin ng karampatang kasagutan ayon sa dakilang salita ng Panginoon. Sa mga gusto pong magkaroon ng USB or flash drive, mag-message po kayo sa akin. Jesus is Coming in Ministry, care of Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Maraming salamat. God bless you all. Thank you. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya darating. Kaibigan, pumanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. comes through the gate. Just heard the trumpet sounding.